Anak ng isang mayamang hasyendero itong si Patrick at lumaki sa marangyang pamumuhay. Ngunit nang ma-inlove itong si Patrick sa babaeng matagal na niyang inaasam-asam na maging kasintahan, ay doon nagsimulang magbago ang takbo ng buhay nito. Nang maging kasintahan na nga ni Patrick itong si Rosanna, ay ginawa nitong agad na ipakilala itong si Rosanna sa kanyang magulang. Ngunit dahil sa laki sa hirap itong si Rosanna, kung kaya't hindi tanggap ng ama niyang si Santiago ang kanilang relasyon. Dahil doon ay nasubok ng matindi ang relasyon nitong si Patrick at Rosanna. Dumating pa nga sa puntong, muntikan na silang maghiwalay dahil sa hirap ng sitwasyon. Ngunit ginawang kumapit itong si Patrick at nagpakatatag. At ginawa na lang nila ni Rosanna na itago ang kanilang pag-iibigan. Isang gabi, ginawang mag-usap itong si Patrick at ng kapatid niyang si Alan ng masinsinan. "Alan, ikaw lang ang maaasahan ko dito sa pamamahay na to at ang taong pinagkakatiwalaan ko. Kung mawala man ako, Alan, ay huwag mong pababayaan ang papa at mama." Seryosong sambit nitong si Patrick. "Ado ba naman yung pinagsasabi mo, kuya? Bakit? May binabalak ba kayong gawin ni Rosanna, kuya?" Seryosong tugon naman ni Alan. "Basta ang sabi ko sa iyo, ha, ipangako mong huwag mong pababayaan ang mama at papa." Dagdag pa ni Patrick. "Kuya naman, ipagpapalit mo na lang ba ang lahat dahil dyan kay Rosanna? Pero alam kong nakapag-desisyon ka naman na, kuya. Basta palagi mo ring tatandaan, kuya, kahit saan ka dali ng pinili mo ay nandito lang ako, handang tumulong sa'yo. Huwag ka lang magdadalawang isip na tawagan ako pag kailangan mo ng tulong. Mag-iingat ka, kuya." Saad pa nitong si Alan. Sa sinabi ni Alan ay napayakap na lang sa kanya ang kuya Patrick nito at nagpasalamat. Nangyari ngang ginawa nitong si Patrick at Rosanna na magtanan at nagpakalayo-layo sa kani-kanilang pamilya. At doon nga sa bago nilang lugar na tinirahan, ay nagbuo ng kanilang sariling pamilya itong si Patrick at Rosanna. Nagkaroon nga ng dalawang mga anak itong si Patrick kay Rosanna. At sa pagsasama nila'y naging masaya itong si Patrick at Rosanna. Ngunit siya di inaasahang pagkakataon sa ninang sobrang pagsisipag nitong si Patrick sa pagtatrabaho, kung kaya't dinapuan siya ng isang malubhang sakit. Napag-alaman nilang mag-asawa ang sakit nitong si Patrick nang nagsimulang nagre-reklamo itong si Patrick na sumasakit ang tagiliran nito. Dahil doon ay ginawa nilang magpa-check up sa espesyalista at doon ngay nalungkot itong si Patrick at Rosanna nang sinabi sa kanila ng doktor, "Mrs., ito na ang resulta ng medical exam ng mister mo. Mrs., meron siyang sakit sa hipa. Siguro ay nakuha niya ito sa mga nakakasalamuhan niyang mga tao o di kaya ay sa mga kinakain niya. Sa ngayon po ay vitamina pa lang pwede kong maibigay sa kanya para matulungan siyang huwag mabilis na kumalat ang sakit." Mabilis na kumalat ang balitang merong sakit itong si Patrick. At nang malaman nilang hipa ang kanyang sakit, ay doon na nagsilayuan sa kanya ang mga kaibigan nito. At ginawa pa siyang i-relieve muna sa trabaho para bigyan siya ng panahon na mapagamot ang sarili. Ramdam ni Patrick ang hirap simula nang mawalan siya ng trabaho. At ang mas masakit pa para sa kanya ay yung nilalayuan siya ng mga naging kaibigan nito. Habang nasa bahay itong si Patrick, ay palagi na lang siyang naiiyak sa tuwing masilayan niya ang dalawa nitong mga anak. Naramdam ang kanilang paghihirap. Naawa si Patrick sa mga anak nito at muli ay sinisina naman niya ang kanyang sarili sa nangyayari sa kanya at sa kanilang pinagdadaanan. Dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay, kung kaya't nagdesisyon na itong si Rosanna na maghanap ng trabaho. Hindi naman umindi itong si Patrick sa desisyon ni Rosanna at ginawa niyang pumayag sa pagtatrabaho nito. Dahil sa nagkaroon na ng trabaho itong si Rosanna, kung kaya't nakabawas iyon sa kanilang paghihirap. Ngunit habang nasa trabaho nito itong si Rosanna, ay maraming naririnig na mga paninira patungkol dito kay Rosanna ang ibang mga tao. Hindi lang iyon iniintindi ni Patrick dahil sa may tiwala siya sa asawa nito. Nagkatrabaho itong si Rosanna bilang katulong sa isang malaking mansyon. At doon sa pagtatrabaho niya ay muling napukaw ang pagnanais niyang makatira sa ganong kagandang lugar at magkaroon ng madaming pera.
Kung kaya't, nang magparamdam sa kanya ang amo nito, ay agad na kinagat nitong si Rosanna ang pangaakit nito sa kanya hanggang sa nagpaligaw na nga itong si Rosanna. Balibalita ko, Rosanna, meron ka na daw na asawa. Totoo ba yung narinig ko? Saad ng kanyang maperang amo. Hindi ko pa yun asawa, sir. Libin lang kami nun. Sawa na din ako sa lalaking yun. Puro na lang pangako at wala namang natutupad. At kung papala rin akong makahanap ng lalaking makapagbigay sa akin ng pangarap ko ay handa kong iwanan ang lalaking yon. Seryosong sambit naman ni Rosanna. Sayang ka nga naman, Rosanna, pag mapunta ka lang sa basurang lugar at sa walang kwentang lalaki. Alam kong mas liligaya ka kapag sumama ka sa akin. At mas mabibigay ko pa sa iyo ang kung anong gustuhin mo. Dagdag pang pangaakit ng kanyang amo. Nangyari ngang ginawa nitong si Rosanna na malamig sa kanyang asawang si Patrick. At sa loob ng isang linggo ay bihira na ito kung makauwi. At kung tumawag man sa bahay nilay, parating mainit ang ulo. Hanggang sa lumipas ang isang buwan. Tuluyan na ngang iniwan nitong si Rosanna itong si Patrick. At hindi na umuwi ng kanilang tahanan. Sinabihan pa nito si Patrick na huwag na siyang hanapin dahil sa wala na itong balak na makipagbalikan pa sa kanya. Naluha na lang sa puntong yon itong si Patrick at nalungkot sa ginawa sa kanya nitong si Rosanna hanggang sa lumipas pa ang isang buwan. Isang araw, nagkaroon ng pagtitipon at salo-salo sa pamamahay ng amo nitong si Rosanna. Marami ang dumalo sa pagtitipon na iyon. Taas noon sa sandaling yon itong si Rosanna habang suot-suot ang magarbo nitong kasuotan. Nang sa hindi inaasahan ni Rosanna, nang masilayan ito sa pagtitipon na iyon itong si Patrick. Nanlaki ang mata ni Rosanna sa puntong magkasalubong silang dalawa nitong si Patrick. At napalunok itong si Rosanna ng laway nito. Patrick? Ba't ka nandito? Nagtatakang sambit ni Rosanna. Sa puntong yon ay napangiti na lang itong si Patrick at nagsalita ito. Sayang ka, Rosanna. Buong akala ko pa naman ay mapagkakatiwalaan ka. Gaya ka rin pala ng ibang babae dyan, na pera lang ang habol. Seryosong sambit ni Patrick. Nang maya-maya'y lumabas na itong si Alan. Ngayon ba, kuya, naniniwala ka na sa mga sabi-sabi sa iyo ng tao? Magtitiwala ka pa rin ba sa kagaya nitong si Rosanna? Siguro ay namulat na ang iyong mata sa katotohanan, kuya. Panahon na para lumaya ka sa kanya, sambit naman ni Alan habang nakatitig kay Rosanna. Doon na nalinawan itong si Rosanna sa buong pangyayari. Naginawa pala siyang subukin itong si Patrick at ng kapatid nitong si Alan. Ngunit huli na para sa kanyang pagsisisi. Kung kaya't napatakbo na lang itong si Rosanna palabas ng mansyon dahil sa sobrang hiya. Sa pangyayaring yon ay bumalik itong si Patrick sa kanyang pamilya at muling bumawi. Hanggang sa dumating ang panahong nakatagpo muli ng babaeng mamahalin itong si Patrick sa pangalan ni Diana at kabaliktaran ang ugali nito kay Rosanna. Dahil doon ay muling sumaya ang buhay nitong si Patrick kasama ang ngayon asawa na niyang si Danaya na suportado na ng kanyang pamilya. Mga ka-explorers, hindi magandang magpadala tayo sa mga makamundong mga bagay at lalong hindi magandang ipagpalit ang mahal sa buhay sa isang karangyaan na galing sa kamalian. Muli ay inanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking munting channel at pindutin na rin po ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong upload. Thank you!